As you all know, our topic is all about ICT, Information and Communication Technology, and for this lesson, what is a computer? So, ngayon pa lang, gumagamit na kayo ng ICT. Tama ba ako? At dapat, kayo ang mas nakaka-adapt pagdating dito sa new normal natin. Okay, kita niyo na ba yung aking presentation? Anyone? Yes, opo, sir. Okay, thank you. Okay. So, for our lesson objectives, at the end of the lesson, students are expected to identify the types of computers, differentiate hardware and software, and create a timeline of exposure. Now, as we all know, people around us are users of computer. Isa na kayo roon. Now, it is a tool for education, business, research, and communication. Napakadami ng gamit ng computer or ICT. Through computers, though computers nowadays are smarter and complex in terms of features, it still has the basic parts of components for functionality. Now, this lesson will help you understand how computers work, how to use them, and we're going to talk about how to set up computer, differentiate hardware and software, and also the different types of computers that you can use. We're going to explore operating systems, applications, and internet. Ano ba yung mga application software? Ano ba yung internet? Ano ba yung operating system? May mga idea na ba kayo ron? So, dito, pag-aaralan natin ngayon yun. So, ngayon, gumagamit na kayo ng computers. So, I do believe na meron na agad kayong idea pagdating sa lesson natin. Kaya sa tingin ko, hindi tayo mahihirapan pagdating sa ating pag-aaral. Now, for our first activity in your notebook, I want you to recognize this picture. Oh, write its name and short description in your notebook. Okay? Right. So, ito yung una. O, papakita ko muna yung mga picture and then bibigyan ko kayo ng 5 minutes to do so. So, ito yung unang picture. Ito yung pangalawa. So, i-check nyo yung mabuti. Lagay nyo agad yung pangalan. Kung alam nyo, ha. At ito yung pangatlo. Up. Okay, yan. So, sige. 5 minutes. Write down the answer in your notebook. You may start. Okay, 5 minutes is up. Let us answer. Please open your microphone, maiden. And do you recognize the first picture? Sir, computer. A computer. So, can you give me some description about this picture? O, computer? Ano masasabi mo sa picture na ito? Sir, computer is a kind of machine that can hand sequences. Okay, yes. What else? Hey, Jaren. Ito na lang, Jaren. Ayo. Laptop. Laptop is a small portable personal computer. Okay, yes. This is a laptop. A portable computer. What else? May masasabi ka pa ba dito? Oh, Jean. Scarlett. How about sir, you? What is your answer? Laptop din po, sir. Pero yung description ko po, ano, are battery power computers that are more portable than desktop. Oh, more portable than desktop. Okay, sige, tama. How about you? Oh, yung next picture natin. Sir, ako na lang po, Fred. Oh, ikaw na lang, Freddy. Sige, ikaw na lang, Freddy. Handheld computers that are even more portable than laptops. Okay.
So, ang tawag natin again dito? Tablet computer po. Tablet, yes. So, handheld, more portable than laptops. Laptop, yes. So, you see? So, we have three. Ano uli yung tatlong yon? Oh, Neil. Neil, ano-ano yung tatlong picture na pinakita natin, Neil? Computer, laptop, tablet. So, we have three types of computers that I have shown you. We have the desktop computer, the laptop computer, and the tablet computer. Now, there are other computers still na hindi nakasama rito. So, yun yung ating mga pinakang pag-aaralan for this lesson. Okay? So, at least, you have some idea with regards to the different types of computer. Now, are you familiar with the game quizzes? Yes, yes, okay, yes, sir. Oh, sige. So, kung familiar kayo sa quizzes, I'm going to give a quiz to you. Let me share to you first my entire screen. Yan. And then, ayan. I want you to, pwede kayong mag, i-minimize nyo muna yung inyong Google Meet. Mag-open kayo ng another Google or tab. Mag-click kayo another tab. And then, i-type ninyo dun sa inyong address bar yung joinmyquiz.com. Type ninyo dun nyo sa inyong address bar sa taas. joinmyquiz.com. And then, i-type ninyo yung join code. 195333. Okay, sige. I'm going to start now, ha. Hintay na lang. Yung iba ay, sige, pwede pa rin kayo pumasok. Pero kung hindi talaga makapasok, okay lang. Walang problema. So, let's start. Yes, Alex. Wala pong lumalabas sa akin na questions. O sige, okay lang yun. Kung baka hindi ka talaga makakonek. Okay lang yun. No problem. For our first place, si Gabby, si Dane, ang second, at si Kelsey Rain, ang ating third place. Wow, pinaka-perfect. Very good. Nasaan si Gabby? Oh, palakpakan naman natin si Gabby.
Ayun naman ay a sort of pretest lang naman to diagnose if you have learned or if you know something first with our lesson. So sige, let's go back with our topic. Okay, show ko muna yung ating presentation. Dahil dyan, Gabby, dahil ikaw ang naka-perfect, meron ka ring plus pagdating sa ating totoong quiz. Okay? Okay ba yon? So, lagi ako magbibigay ng plus points dito kapag ka meron akong binibigay na activity. Kung sino yung una. At saka, syempre, kung sino yung mga maaga dito sa ating klase. Huwag mong kakalimutan, ha? May plus ka sa next lesson natin. Oh, nakikita niyo ba yung presentation ko, class? Opo. Opo. Sige. So, let's start now with our lesson. Our lesson is all about ICT, particularly a computer. Now, what is a computer ba? Why do we need to learn computer? So, could you please read, Clint? The meaning of computer. A computer is an electronic device that manipulates information or data. It can store, retrieve, and process data. You may already know that you can use a computer to type documents, send email, play games, and browse the web. You can also use it to edit or create spreadsheets, presentations, and even videos. Okay, so from the meaning itself, a computer is an electronic device. Bakit siya tinawag na electronic device? That is because the computer runs through electricity. Tama ba? Kasi kailangan nyo i-plug in muna yung inyong computer. Kung walang electricity, hindi magra-run ang inyong computer. Also, it can manipulate information or data. Manipulate. Pwede niyang baguhin yung data at gagawin niyang information. Now, let me give you an example. Can your computer compute a certain formula? O kahit simpleng arithmetic lang. Halimbawa, 1 plus 1. Kaya ba niya i-compute yun? No, anyone. Kaya ba niya i-compute yun? Yung computer. Oh, wala naman akong ano dito. So, pwede niyang i-compute yun. Kasi, it can process data. Can a computer store data or retrieve? Yes! Kapag kayo nagsesave ng inyong file, yan. That is, storing a computer. Yung bang naisave ninyong file, ay pwede niyo ulit kuhanin for future use? Again, yes. A computer can do that. Now, there are many things that you can do with the computer. You can play games, browse the internet, you can create different documents like the spreadsheet, presentations, or you can also create your own video. That is a computer. Now, if you're talking about computer, you need to talk also about hardware and software. Ano ba yung hardware? Ano ba yung software? Could you please read, Jodel, the meaning of hardware? Hardware, any part of your computer that has physical structure such as keyboard or mouse. It also includes all the computer's internal parts, which you can see in the image on the next page. Okay, so the hardware is the physical structure. All device that you can hold on, o yung mga tangible part, those are hardware. Diyan sa inyong harapan, meron kayong webcam, kasama yan sa hardware nyo. Meron kayong keyboard. May keyboard, may mouse,
Ayun, ito, mouse. Yung inyong headset, part din niya ng inyong hardware. Okay? So, lahat ng device. How about software? Sir, ako Shane. Shane. Software, any set of instruction that tells the hardware what to do and how to do it. Okay, yes. So, when you're talking about software, these are the applications that helps your computer to run. Okay? All those activities that you want to do in your computer, even yung kung paano ba magbukas ang inyong computer, software ang nagpapabukas doon. Kung wala kayong software na naka-install sa inyong computer, eh, walang gamit yung inyong computer. Nonsense. Kumbaga, yung inyong computer ay para lang, ano, para lang siyang simple na palamuti sa inyong bahay. Hindi nyo magagamit ang inyong hardware kung wala kayong software. Ganun kahalaga ang software. Ano-ano yung mga sample natin na software? O, yung inyong operating system, yung Microsoft, yung inyong Microsoft Word, Excel, PowerPoint. So, software din yon. Sa inyong cellphone, o halimbawa sa inyong cellphone, may software ba dyan? Ano yung software diyan na tinatawag? Halimbawa, ito, yung cellphone ko. Anong software dyan na tinatawag? O, Clint. Clint, may cellphone ka ba, Clint? Opo, sir. O, ano yung software mo dyan? Alam mo yung ba yung software dyan? Po. Yes, very good. Apps. Ang tawag ninyo ay apps. Katulad nito, ito, yung mga apps dito. Ayan. Yung mga icons dito, mga different apps yan. Bakit siya tinawag na apps? Apps is short for application software. Nagigets nyo ba? Dati kasi wala pang word na apps. Ngayon lang lumabas yung word na apps. Oo, yung term na apps. Noong lumabas yung mga cellphone. Kaya siya tinawag na application software. So, ganun din yan. Itong mga apps kasi ay mga small application software. Maliliit lang yung kanyang storage capacity, megabytes. Mabibilis lang ma-store. Ganun kaganda ang mga apps ngayon. Next. Now, what are the different types of computer? When most people hear the word computer, they think of a personal computer, such as a desktop or a laptop. Now, however, computer comes in many shapes and sizes. They perform many different functions in our daily life. When you withdraw cash from an ATM or scan a groceries at the store or use a simple calculator, you are using a computer. Yung bang ATM ay isang computer? Sa tingin nyo, computer ba yung ATM? Yes, that is a computer because it can manipulate data. It can store data. Ganun yun, yung ATM. Ano yung data niya? O, pagka nagpasok ka ng iyong PIN number, yun, data yun. Pagka pinrocess na ng inyong ATM, yung iyong PIN number, at sinabi mo, magwi-withdraw ka, ipaprocess ulit ng ATM yon, and then, ang i-output niya sa iyo ay ano? Eh, siyempre, yung iyong pera. So, it processed data. Ganon ang ATM. Ganon din naman, kapag yung calculator, yung simple calculator, para na rin yung computer, or computer na rin. Kumbaga, nagpaprocess siya ng data. Next. Now, one example of a computer is a desktop computer. Could you please read the meaning of desktop computer? Anyone? Sir, ako. Sir, ako po. Sir, Shane. Sige, si, sino ba? Shane. Mary. Si Mary. Desktop computers, designed to place on
designed to be placed on a desk, and they were typically made up of few different parts, including the computer system, monitor, keyboard, and mouse. Okay, yan. So, kaya siya tinawag na desktop. Typically, nakalagay siya sa desk. At, syempre, yung ating desktop computer ay comprises of different devices. Diba? Sino ang gamit ay desktop computer sa inyo? Oh, raise your hand. Sino ang ano? Si Mary, si Neil, naka-desktop. Sino pa? Si Alodia. Sino pa? Wala na? Tatlo lang? So, marami kayong device diyan sa inyong harapan. Meron kayong monitor, meron kayong system, computer system, meron kayong keyboard at mouse. Automatic yun. Desktop kasi ang gamit nyo. Tama? Okay. Next. The next one, next type of computer is laptop computer. What is a laptop computer? Okay. Sino naman? Jean. Sige, Jean. Sir, ako po. Laptop computers, battery-powered computers that are more portable than desktop, allowing you to use them almost anywhere. Okay, allowing you almost anywhere. Siyempre, ang kaibahan nito, yung laptop computer, madadala ninyo siya kahit saan. Diba? Mas portable siya kasi hindi nyo muna siya kailangan pwede isaksak. May battery siya eh. Pwede siyang mag-run through battery. Eh, kayo ba? Gusto nyo bang maggala gamit ang inyong desktop computer? Daladala nyo yung CPU at saka yung monitor. O, diba? Pangit naman. Ha? So, mahirap dalhin yung ganun. Dapat, ang gagawin nyo, kukuhanin nyo, laptop computer. Pero, syempre, mas mahal ng kaunti yung mga laptop computers. But, again, depende yan sa specification ng inyong computer. Yung ikamamahal ng computer, depende sa spec or specification. Okay? Next. Tablet. Sir, ako please read. Johanna po. Johanna, sige. Table computer, handheld computers that are even more portable than laptops. Instead of keyboard and mouse, table use not table, but tablet. Tablets are touch-sensitive screen for typing and navigation. Okay, yan. Sino sa inyo naman ngayon ang gumagamit ng tablet? Meron ba? Meron ba sa inyong gamit ay tablet? Uy, si Dane. Naka-tablet. Sino pa? Wala na? Isa lang. So, syempre, yung tablet, mas portable siya kaysa sa laptop. Di ba? Kumbaga, napakaliit lang. Siguro, mga ano size lang yan. Mga 10, 11, ang screen niya. Actually, yung inyong cellphone, para na ring tablet yan. Kasi, ganun din ang function. Ano ba kaibahan ng smartphone sa tablet? So, ang tablet, usually, wala siyang, hindi siya nalalagyan ng SIM card. Oo. Ang smartphone, yan, nalalagyan ng SIM card yan. Ngayon, merong mga lumalabas syempre na tablet o smartphone na kasing laki na rin ng tablet. Nalalagyan siya ng SIM card. Pero ang tawag natin doon ay ano? Tablet. Okay, hindi tablet. Tablet. Phone na tablet. Ganon din yun. So, you can also use your mouse, yung mouse ninyo doon, touchscreen ang gamit ninyo, touchscreen. Siyempre, yung keyboard nyo, nasa screen na rin. Kaya siya mas portable. Mas portable. Yung tablet computers. Okay, next. Bakit napunta tayo dito? So, we have here other types of computers. Ayan. Other types of computers. So, today, electronics are basically specialized computers. Though we don't always think of them that way, here are few common examples. Okay, number one, smartphones. So, yung inyong smartphone ay computer na rin. Bakit? From our meaning itself,
A computer is an electronic device. Electronic device siya. Diba? Able to manipulate data. Nagmamanipulate ng data. Can store, retrieve, and process data. Kaya bang gawin ng smartphone yun? Yes, kayang gawin lahat yan ng inyong smartphone. Kaya, ang isang smartphone ay computer na rin. Kaya nga, mahal ang computer eh. Mahal din ang mga smartphone, di ba? Para na rin computer ang price niyan. Usually, mas mahal pa nga yung iba. Yung ibang mga high-end na cellphone, mas mahal pa sa inyong computer. Next, wearables. Ano yung mga wearables? Kasama dyan yung inyong, anong tawag natin dyan? Yung wearables na ito. Smartwatch. Yan, smartwatch. Sinong meron yan? Sinong meron? Uy, meron si Maiden, si Kelsey. Anong kaibahan yan, Maiden? Anong pwede mong gawin sa smartphone? Anong pwedeng gawin dyan? Pwede ka tumawag din. Uy, pwede ka rin tumawag sa smartphone. Yes, for communication. Di ba, ang galing? Katawag-tawag ka sa smartphone. Oh, hello, hello. Hello. So, ganun. How about smart TV? Sinong may smart TV dyan sa inyo? Sa bahay. Oh, Matthew, si Mikey, Micaela ba ito, Mikey? Oh, yan, si Mary, si Gabby, merong smartphone. Oh, sige nga. Mikey ba ang tawag? Tamang pronunciation. Ano kaibahan ng smart TV? Pwede po YouTube sa TV. Oh, pwede daw mag-YouTube. Yes. Yan, Netflix. Kasi, yung smart TV, meron siyang, alin? Browser. Pwede rin siya makakonect sa inyong internet, di ba? So, pwede na rin. Kumbaga. Kaya siya tinatawag na smart TV. Okay? Ganun na yung mga smart TV natin. Yung TV namin ay hindi pa smart TV. Ano pa lang siya? LED. So, pwede na lang akong bumili ng ibang device para i-connect ko siya. Para maging siyang smart TV. Pwede rin yun. O, Robic. Meron kang question, Robic? Robic, may question ka ba? Wala po. Wala. Basta nag-ano ka lang. Sige. Now, meron pa ba kayong alam na ibang device? Kayo, baka may alam pa kayong ibang device. Dwayne. Na wala, hindi dito kasama. Sige, Dwayne. Nagtatas ka ba ng kamay? Dwayne? Wala na po kung ibang alam po. Wala ka na ibang alam. Okay, sige. Let's go on. Now, let's talk about PCs and Macs. Ano ba yung kaibahan nitong dalawang ito? Personal computers and Mac computers. Could you please read? Marvin. Marvin ba ito? Bakit Marvin? Marvin. Sir. Sige. Pakibasa mo nga yung PC. PC. This type of computer began with the original IBM PC that was introduced in 1981. Other companies began creating similar computers which were called IBM PC compatible, often shortened to PC. Today, this is the common type of personal computer and it typically includes the Microsoft Windows operating system. Okay, yan. PC stands for personal computer. Usually, ang isang personal computer or PC, ang kanyang operating system o yung nagra-run mismo sa kanyang system ay Windows or Microsoft, ang company. Yung pinakang software na operating system ay Microsoft Windows. O, tandaan nyo yun, ha? Yun, mahalaga yun. So, now, yung PC, ang unang term na gumamit niyan ay yung IBM. Kasi ang IBM ang mga una pagdating sa mga sa personal computers o yung mga unang labas ng computers, IBM talaga ang unang naglabas. Hindi yung
Microsoft. Bago na lang yan, yung Microsoft. How about Max? Max Computer. O Gene? Yes po, sir. Oh, pakibasa mo nga yung Max. The Microsoft Computer was introduced in 1984 and it was the first widely sold personal computer with a graphical user interface, or GUI, pronounced GUI. All Macs are made by one company or Apple, and they almost always use the Mac OS X operating system. Okay, yan. So, ano naman yung pagkakaiba ng Mac computer? Meron ba kayong computer diyan na mayroong logo na Apple? Sino gumagamit ng Apple Mac computer sa inyo? O Apple Mac laptop? Wala? O kaya naman, sino ang may gamit ng iPhone or iPad? Meron ba sa inyo? Oh, si Matthew, si Rain. Matthew, anong gamit mo dyan? Anong ano mo? iPhone? Ayun, may iPhone ka. Wow. Okay, yan. Alam nyo, yung iPhone, ang pinakang gumawa talaga niya, yan, Apple Company. Siyempre, kung mapapansin nyo, mas mahal yung mga device ng nagawa ng Apple kaysa sa PC. Oo, totoo yun. Mas mahal talaga. Yung mga laptop nga nila eh, mas mahal talaga. And then, ganun din yung iPhone at saka iPad. Mahal din yung kanilang tablet. Iba kasi yung kanilang operating system, OS. Yung OS ng PC ay Windows. Ano natin ha? I-differentiate natin yung dalawa. Yung PC, ang operating system niya, Windows. Yung Mac, ang operating system niya, OS. Okay? That's two different operating system. Laging naglalaban yung dalawang yan. Oo, hanggang ngayon, naglalaban pa rin yan. Sino bang mas magaling kaysa sa isa? So, kung ako ang tatanungin ninyo, ang mas maganda, syempre, ay yung mas mahal. Mac computer. Alam niyo yung Mac computer? Hindi masyadong nababayrosan yan, yung Mac computer. Yung PC naman, ang pinakang widely used. Bakit? Siyempre, mas mura siya. Mas afford siyang bilhin ng mga tao. Ganun yun. Kaya mas marami ang gumagamit ng PC computer kesa sa Mac computer. Okay? Nagigets nyo ba? Naintindihan nyo ba, class? Yung pagkakaiba ng dalawa? Opo. Okay. Siyempre, okay, yan. Salamat. So, kung can afford naman kayo na bumili ng isang computer, yung mga parents nyo, can afford bumili ng computer o gusto nyo magpa-regalo sa inyo, ang sabihin nyo, Mac computer ang bilhin. Kasi, mas maganda. Mas durable pa. Oo. At isa pa, hindi masyado nababayrosan. Bakit ko ba sinabing hindi siya nababayrosan? Karamihan ng virus ngayon, ang kanyang inaatake ay mga Windows computer. Okay? Pagdating kasi sa Mac, hindi niya nire-recognize yung mga yan. Yung mga virus na yan, hindi niya nare-recognize yan. Okay? So, question. May tanong kayo? Wala na po. Wala na po. Sige nga. So, let's summarize our lesson. Ano yung three types of computer? Ha. Oh, sige, Judel. Personal computer or desktop computer, laptop at tablet po, sir. Okay, again, please repeat. Please sir, repeat. Sir, ako po. Margie ba ito? Sir, ako po. Sige, sir. Margie. Other types of computer. Other types of computer. Kelsey. Smartphones. What else? Ako po. Phone po. Sige, Maiden.
Okay, another? Sir, ako po. Smart TV. Oh, Shane. Smart sige, sabihin mo lahat, Shane. Smartwatch po. Oh, sabihin mo lahat, smartwatch. Smartwatch, smartphone, smart TV. Okay, yun. How about, what can you say about personal computer? Aldrin. Si Aldrin. Gusto ko marinig si Aldrin. Kung nandyan pa. Hello, Aldrin. Yes, po, sir. Oh, what can you say about personal computer? Ano po sila? Ano? Meron po silang keyboard pati po mouse. Meron siyang keyboard. Meron siyang mouse. What else? Mouse. Sir. Okay. So how about a laptop computer? Ano ba kaibahan ng laptop computer? Battery powered computer that are more portable than desktop, allowing you to use them almost anywhere. Okay, allowing you almost anywhere. How about tablet? Kyle, ikaw nga, Kyle. Kyle Matthew. Yung tablet po siya, pwede po siyang madala. Pero mas malaki po sa smartphone. Mas malaki sa smartphone. What else? Ano pa yung kaibahan ng tablet computer? Or Mary Shaina? Mary Shaina. Tablet computers are touch sensitive and even more portable than laptop computers. Okay, even more portable than laptop computers. Okay. Now, any more question? May tanong ba kayo? Wala po. May question ba? Any more question? Okay, so it's already 9 o'clock. And as we have with our schedule from 7 to 9, so, doon lang muna. Tatapusin ko muna yung ating lesson for today. Now, I want you to have a advanced reading on our next topic, which is the different parts of our computer. And then, again, thank you for listening, class, with this. Thank you and God bless. Thank you po, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. So, you may log out with our Google Meet. Para ako ang huling lalabas. Thank you, Google Meet. Thank you, po, sir. Thank you. See you next thank meeting. You thank you, po. Thank you, po.